Alam naming hindi masosolusyonan sa isang tulog, sa isang taon, o kahit pa sa anim na taong termino ng isang presidente ang lahat ng problema ng bansa. Pero simulan mo lang, atyak, kasama mo kaming mag-aaruga nito. Noon pa man, mulat po ako sa tindi ng mga problema ang aking kakaharapin. Mula sa pagiging kandidato o presidente na, o kahit ba matapos ng makababa sa pwesto. Hindi biro ang peligrong kakambal ng trabahong ito. Malawakang transformasyon ng lipunan ng aking hangarin at mulat akong marami akong kailangang banggain para matupad ito. Pero hindi po ako pinalaki ng aking mga magulang para tumiklop lamang sa mga hamon. Hindi ko maharap ang aking sarili kung tinanggihan ko ang pagkakataong bawasan ang pagdurusang hindi naman dapat dinaraanan ng Pilipino. Tubugon nga po. Tumugon nga po tayo sa panawagan at ang mga kasama natin noong una, nadagdagan pa. Sa paniniwala ko nga po, kung tama ang aking ginagawa, lalo pang dadami ang ating magiging kasangga. Nito ang nakaraang Mayo, tinanong ko kayo, Boss, tama ba ang direksyon natin? Ang tugon ninyo, tama at pabilisin pa natin ang transformasyon ng lipunan. Humiling ako na makakamping makikisagwan sa isang direksyon at ibinigay ninyo ito. Ang totoo nga po, hindi lang mayorya, hindi lang siyam sa 12, kundi siyam sa 10 pinakamataas na pwesto na senador ay mga taong inalapit ko sa inyo. Sa aking pakiwari, malinaw po ang mensahe nitong huling halalan. Tama, ituloy natin, damihan pa natin ang 8,581 na sityong napailawan. Dagdagan pa natin ang 28,378 na pamilyang dati informal shelter ngunit ngayon ay mayroon na o magkakaroon na ng disenteng tirahan. Palaguin pa natin ang di bababa sa 40 bilyong piso kada taong dagdag ng perang napupunta sa edukasyon, kalusugan, serbisyong panlipunan at marami pang iba. Dahil sa tama at mas masugid na pagkolekta ng buwis. Dama namin ang marami pang ibang patunay na talagang nagbabago ang lipunan. Lalo nga po akong nabuhayan sa ipinarating ninyong mensahe. Malinaw po talagang hindi ako nag-iisa sa pagpasan ng mga responsibilidad. Paano ba naman pong hindi lalakas ang aking loob? Kung pati ang mga tulad ni Ginoong Niño Aguirre ay nakikihubog sa ating kinabukasan. Isipin po ninyo, hindi na nga makalakad dahil sa kapansanan, pilit pa rin niyang inakyat ang presintong nasa ika-apat na palapag ng gusali para lang makaboto at makiambag sa tunay na pagbabago ng lipunan. Salamat, Ginoong Aguirre. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang strategiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mas nangangailangan. Hindi natin pakay maghintay ng trickle down. Hindi pwedeng baka sakali o tsamba lang silang daratnan ng mga biyaya ng kaunlaran. Ito pong tinatawag nating inclusive growth, itong malawakang kaunlaran, ang mismong prinsipyong bukal ng bawat inisiyatiba, bawat kilos, bawat desisyon ng inyong gobyerno. Ang may iwan na lamang ay ang ayaw sumama dahil hindi sinintal ang pagkakataon. Ang aking pong batayang prinsipyo, malawakang pagkakataon ang susi sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Huwag po sana natin kalimutan na ang pagkakataon ay punla lamang. Kailangan itong diligin ng sipag, alagaan ng determinasyon at payabungin ng dedikasyon. Tinangalan po natin ang mga Testa Dole Scholars. Sa 500,521 na napagtapos na natin dito, tinatayang 6 sa bawat 10 ang nagkatrabaho na.
Noong araw po, ayon sa ating DB, noong 2006 hanggang 2008, ang nakakahanap ng trabaho sa mga napagtapos ng TESDA, 28.5% lamang. Noong lumipas na taon naman po, sa IT BPO program, 70.9% ang employment rate ng ating mga nagtapos sa TESDA. Sa Electronics and Semiconductor Program naman, umabot sa 85% ng mga nagtapos noong 2012 ang nagkatrabaho. Malinaw po, kayo mismo ang uhubog, kayo mismo ang magdidikta kung hinog at matamis ang bungang kolektibo nating pipitasin o kung magiging bulok at katiting ang kahihinatnan na mga pagkakataong bubukas sa kabanatang ito ng ating kasaysayan. Isa-isahin po natin. Ang layunin palawakin ang saklaw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, natupad. Ang dinatnan nating mahigit 700,000 kabahayang benepisyaryo ng programa noong 2010, umabot na sa halos 4 na milyon na kabahayan sa ating pong administrasyon. Meron pa po. Galing sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, mas malaki ng tinatayang 40% ang sinasahod ng mga nakagraduate ng high school kumpara sa mga elementarya lang ang tinapos. Di po ba makatuwirang sagarin na natin ang tulong na ibinibigay natin sa mga pamilya upang makumpleto na ng mga batang benepisyaryo ang high school at sa gayon ay maisagad na rin ang benepisyo ng programang ito. Kaya nga po, sa susunod na taon, magiging saklaw na ng programa ang mga pamilyang may kabataang abot sa 18 taong gulang upang hanggang sa high school ay magpagtapos na sila. Sa edukasyon naman po, ang layunin nating itaas ang kalidad ng kaalamang natututuhan ng kabataan upang matapos mag-aral ay mapanghawakan nila ang mga oportunidad na bubukas sa ating lipunan, natupad po. Nabura na ang minana nating kakulangan sa libro at upuan at kung magpapatuloy nga po ang pagpapakitang gilyas ni Kalihim Brother Armin Luistro, pati po ang kakulangan sa silid-aralan ay mabubura na rin sa taong ito. Ang magandang balita pa, may kakayahan na tayong paghandaan ang magiging pangangailangan dahil sa K-12 program. Hindi po biro ang dinat ng mga problema ni Brother Armin sa DepEd. Isipin po ninyo, kada isang textbook pinepresyohan dati ng 58 pesos. Nang siya na ang namumuno, buwaba ang presyo ng eksaktong libro sa 30 pesos. Paano po kaya kung dati pa nagbayad ng tamang halaga para sa mga aklat na ito? Kung natipid natin ang diferensyang 28 pesos at may 5 textbook ang bawat sa isang tinatayang 20.7 million na estudyante sa ating public school system, ang katumbas nito, halos 2.9 billion pesos. Kaya po sana nitong pondohan ang plano nating pagpapaayos at rehabilitasyon ng nasa 9,502 na silid-aralan. Kung nagkulang sa lakas sa loob si Brother Armin, pwede namang ipamana na lang sa susunod sa kanya ang kultura ng pagwawalang bahala sa kanyang ahensya. Pwede naman din pong ipamana na lang ang mga backlog, ipasa na lang sa susunod ang lolobong pagkukulang dahil sa dumaraming mga enrollee kada taon. Pero itong si Brother Armin, imbis na makontento, imbis na sabihin, pwede na yan, tapos na ang trabaho ko, gagawa pa siya ng mas maraming upuan at classroom at bibili ng mas maraming libro upang siguruhin pati ang para sa susunod na mga taon ay mapunuan na rin. Ang pagpapalakas naman sa sektor na agrikultura, natupad din. Isipin po ninyo,
Ayon sa NFA, noong 2010, nag-angkat ang bansa ng mahigit 2 milyong metriko tonelada ng